Panibagong araw na naman para tayo ay maging creative dahil ngayon Tuesday Tutorials, makakakwentuhan natin ang artist na si Angelito Lipalam kung saan tuturuan niya rin tayong ng mga basic techniques kung paano magpinta. Ito na nga. At syempre, hindi lang siya artist kundi singer din. Kaya naman mamaya ibigyan niya tayo ng isang kabig-habighaning performance. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Philippines. Hi, Angel! Hi, Angel! Angel Baby! Once again. Angel Baby, siguro I understand 7 minutes ay kaya mo matapos sa isang painting. Habang kinakausap ka namin, magsimula ka na sa magpinta mo. Alright, Angel. Magaling siya mag-multitask. Paano at kailan ka nagsimula sa iyong pagpipinta? Nag-start po kasi ako nung... Start mo na rin yan. Since ano po kami. Pinahamon ka namin. Okay. Pinahihirapan mo si Angel. Okay lang ka nag-start magpinta? Nag-start po ako magpinta nung bata pa lang po ako. So, okay. Since nas... Parang lahi na ako kasi namin na magpainting po talaga ng... Lahi sila ng artist. Lahi na po namin ng artist. Sana malahian all. Ano ba yung mga normaling theme ng iyong mga obra? Kasi bansin ko parang mga landscape. Ganun ba yung mga at theme? Depende po kasi ang mostly po ang ginagawa ko yung mga figure, mga bata, mga naglalarong bata. Okay, okay. Doon po ako medyo kilala sa pagpipinta ng mga bata po. Mga bata. Pero pag kunwari, halimbawa ako, medyo sexy nga papapinta ako sa iyo na... Bakit sexy naman? Parang galing talaga sa iyo. Oo, kunyari, yung nagsiswimming ako, halimbawa ka na, pwede rin yun? Pwede rin po, sir. Pwede naman po on the spot. Portrait. Portrait. Opo, nagmo-model din po kami. Okay, so yan ba ay hinaral mo? O, I mean, or na-discover mo na lang? Actually po, nag-summer workshop din po ako. Kumatin po ako ng mga tutorial, mga... pero self, ano lang po talaga ako, study. Self-talk. And then, napunta po ako sa isang... Talent talaga. Apo, napunta rin po ako sa isang magaling na teacher po ng arts. Mm-hmm. Paano mo naman na-express ang iyong sarili sa pamamagitan ng sining? Ang sarili ko, ang ano po, kasi mostly po ng gawa ko is tradition dahil galing po ako sa probinsya. Mm-hmm. So, yun po yung naging inspiration ko po nung gusto ko lagi pinta yung... kinagisnan ko kung saan ako nang galing. Saan ka ba nang galing? Quezon Province po. Quezon Province! Sige, maganda siguro direction ako dun sa basic ng pagpipaint. Kasi parang ngayon, parang siyempre ako, bilang hindi naman talaga ako sanay sa painting, tingin ko abstract yung nangyayari. Actually po kasi talaga, pag nag-start kami, mostly nilalaro lang namin yung kulay. And then later on, lalabas na po siya. Kumbaga, pahid lang siya ng pahid. Pero alam mo, maraming pinta mga akala nila walang talent, pero lumalabas. Lumalabas. Noong pandemic, ang daming naging artist. Okay. So, ang simula ng way mo ng pagpipinta, para bang ito yung background, ano? Hindi pa yan yung mismong subject. Opo. Kumbaga, so inuuna ko kasi namin lagi yung malayo, yung far view. May pa-subject so, ang ginagawa ko po ay sky. So, ang inuuna ko po ay background po, yung pinakamalayo po siya. Kayo ba na habang dinadrawing mo yung ano ni makikita namin si Diane dyan? Pwede ba? Pwede rin po. Pwede rin. Nasira yung artwork niya. Baka nasira. So, okay, ito so kasi after, yung ginawa niyo, 7 minutes na. Ito, itong minuto ginawa niya habang ipoprograma so, tayo. So, patatagin namin yung 2 minuto for Diane. Kasi sa picture niya. So, ito pong ginagawa ko, clouds pa lang po siya. Clouds pa lang. Clouds pa lang po. Pwede ka bang magbigay ng tip sa amin na walang masyadong background sa art na possible pa rin namin yung magawa? Ang pinaka-basic po talaga ng painting, kasi unang-una po ay yung iba kasi gusto ka ganila mag-abstract kasi nahirapan silang gumawa ng modern or realism. Pero ito po kasi ang pinaka-basic eh. Para matuto ka ng modern arts, kailangan pag-aralan mo muna yung pinaka-basic. Okay. Yung sketching, pastel, then watercolor, and then acrylic. So, lahat ng yun ginagawa mo? Opo. Pati charcoal? Opo, nagja-charcoal din po ako. Kasi yun po ang pinaka-basic eh. Yung drawing. Mm-hmm. Sketching, yun po ang pinaka-practice dapat araw-araw. Kaya mga bata, dapat bigyan po natin ng lapis, yan, kaysa crayons. Cellphone. Alam mo, na-realize ko, kaya siguro hindi magaling mag-paint kasi masyado akong sanay sa linya-linya. Mm-hmm. As I can observe dito, talagang very free flow yung pagpalagay niya ng paint mismo. Oh, kailangan po kasi malaya ka. Akala ko pag cloud, hindi parang pinagsama-samang number 3. Hindi, kailangan daw malaya ka. Malaya. Kailangan malaya ka nagpipinta. Hindi ka, huwag mo i-pressure ang sarili mo. Pwede pa namin kami mag-try na
Mag-paint? Oh, so pwede naman po. Guluhin. Pwede naman po. Yung ano lang, hindi makakasira. In short, sure, pwede ba namin sirain yung paint? Pwede po. Tala po nito. Yan. Ikaw muna, anong Dayan. Pwede? Oh. Anong pwede? Parang show? Sinusundan ko kasi siya. Pinapakita ko. Ay, ito, ito. Parang pinapakita ko siya. Ikaw rin gumawa niya. Sige po. Parang kinakopy niya. O, kukopyahin mo yan, Dayan, ha? So, pwede niyo pong itry. Ito, Dayan, yung kukopyahin mo. Ang galing. Nakopya mo yung bundok sa may San Quintin, Pangasinan. Ito po, yan. Ito. A light blue, then white. Yan po yung mix niya. Ito po yung blue. Okay. May kasoy dyan. And then little bit ng white. White. Ito po is mix. Mix nyo muna. Baka nilatap mo mga bata. Oo, oh, kaya. Then sasamsam ko ito. Isa yan ba yung isa? Okay. Opo. Tapos si Catherine. Isa si Catherine. Isa si Angelica. Si Angela. So yung ano niya, ang strokes niya, ganun lang. Ganyan. Ganyan. Parang ka lang nagme-makeup. Parang dinududin mo lang. Yan, yan. Opo, yan. Okay. So may talit ka po pala, ma'am. Right, left, ganyan. Yes, po, opo, opo. Hanggang saan ko pwede ilagay? Hanggang dito siyang. Yan. Okay. Pag beginner ba, kailangan more on shapes ka muna? Oh, yes po. Mahalaga po talaga pag beginners, meron kang ano, pag-aaralan mo yung proportion, para yung shape, lines. Opo, yan. Yan po yung tamang ano. Alright. So, and then? More on stroke naman yan. Kung mapapansin nyo po, light blue, then palapit po siya ng palight, palapit, padark po siya ng padark. Ah, okay. Kasi so, pag malayo parang po. Parang layer, ganun opo, ba? Yun po mahalaga kasi pag sa amin po medyo matagal na nagpipinta, sinitinig namin yung layo, yung distance po ng painting. Hmm. Para pag nakita mo siya, para kang pumasok sa loob. Parang so, iba ba 3D? Parang 3D. May buhay po siya. Opo. Okay, thank you. And then, opo. Thank you. Kayo naman, Simon. Oh, sige, ito po. Nakakaano. Halaan na po ba ipapasyan lang? Then, na napinta na po niya yung malayo. Mm-hmm. Next naman po, di ba, blue. Then, little bit light. Para maging light, may lagay tayo na on. At tayo mamaya yung pipirma dun sa ilalim. Okay. Then, pag nalapit na po siya, lalagay na po ng violet. Ito na po. Next. Saan ko siya ilalagay? Sa edge? Yan, dito po. Saan? Dito po, punta siya dito. Sundan ko to. Mm-hmm. Okay. Am I doing it right? Yan. Okay, right, po. Left, stroke lang. Ganyan. Yan. It's, ganun po, parang ano siya? Oh, right, left, ganyan. Okay. Yan. Lalaro lang. Ninakayo ko talagang subject is TLH saka arts. I'm more into math and science. Wow! What are your branches of science? Tama ba ginagawa niya, Angel? Branches of science? Mm. Zoology. Parang biology pa. Parang umuula na, Fifi, dyan sa... Oo nga, parang may bagyo na bigla. Bagyong layan. At saka, na pa napipinta po, nakakawala po ng stress. Oo. Hala, mukhang hindi stress. I love actually, it. Actually, alam mo, may mga ganyan ngayon, yung pupunta ka sa isang... meron silang ganyan businesses na magwawine ka, tapos magpipaint ka. May ganyan. Okay. Grabe. Sige, i-assume natin na tapos na. Patrayin muna natin sa dalawa. Kaya niyo ba? Si, okay na daw. Okay na. Kakaya mo pa ba yung Yes po. Yes. Medyo. Pero si Sir kumakanta rin eh, no? Oo. So, kailan mo naman na-discover na may talent ka rin sa singing? Actually po, yung pag-singing po, ay talaga hindi naman po singer. Bali po, pag habang nagpipinta ako, nakikinig ako ng music. Mm-hmm. Then, habang nagpipinta ako, mas na-inspired po ako magpinta. The more po ako nagpipinta lalo. Kasi, sinasabayan ko po yung sound, yung music. Po, ako. So parang, naman, Audrey, parang yung ano po, sumasabay. O, sir, kayo naman, sir. Change seat muna kayo, pero Angel, mamaya pakikinggan namin. Itutuloy niyo lang po yung nang hanggang napaka- dito sa baba. Ang napaka-angelic okay. na voice. Abangan niyo po yung kanyang performance. Thank you so much, Angel. Thank you Lepalama, for sharing your talent with us. At sa inyo rin po, sa pagsama po sa amin ngayong araw na ito dito po sa RS. At dyan na po nagtatapos ang mahalagang kwentuhan at balita na hatid namin sa inyo ngayong Tuesday morning. Kita-kits ulit po tayo bukas. Ako po si Ryan Lisigas. Naway, napasanayan namin kayo ngayong umaga mga ka-RSP. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Ako naman po si Audrey Goriceta. Bukas mga ka-RSP, mga sariwang balita at kwento po ulit ang hatid namin sa inyo. Kaya abangan niyo po yan. And see you all tomorrow, RSP Barkada. Ako po muli, ang inyong Prof. Fee. Kita-kits ulit bukas. Ito lang sa morning show ng bayan. Ito ang Rise and Shine Pilipinas! This is all welcome, Angel! Under the Lord of all the earth, who cared to know my name, who cared to feel my hurt. Who am I, but a brighter morning star, who chooses to light the way,
not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower beneath your faith, here today and not tomorrow. I wait thus in your ocean, the people in love is in you. Hear me when I'm calling, Lord, cast me when I'm falling, and you told me who I am. I know. Told me who I am. I am yours.